Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonel. Ang ating po ngayon pag-uusapan ay yung pong dahilan kung bakit humiwalay si Amy Marcos sa lineup ng kanyang kapatid na si President BBM. Pero bago po lahat, bayaan po ninyo muna ako magpasalamat doon po sa mga patuloy na nagbibigay ng comment at mga nagbibigay po ng suporta sa pamamagitan po ng kanilang komento, pag-like at pagpapa-share o pagpapakalat ng ating pong channel Waldy Carbonel sa YouTube. At ito po ang ating pong pag-uusapan. Una sa lahat, bibigyan ko ng konti lamang na komento, ang komento po ng isa nating tagapakinig. Ang sabi niya, Kawaldi, alam ko 6-footer ka, pero para mo naman minamaliit masyado yung ating dating presidenteng Gloria Macapagal Arroyo na tinawag mo siyang Unano. Mga kaibigan, ang aking pong pagtawag ng Unano ay hindi pagmamaliit. At hindi ko po nais na mainsulto ang mga hindi matatanggad o mga Unano sapagkat pararangal na tao yan. Pero hindi ko naman masasabing duwende etong si Gloria Macapagal Arroyo sapagkat marami po natutuwa sa duwende. Hindi ko naman din sinasabing minamalit ko po siya. At dahil sa ako po 6-footer, abay hindi ko tinuturing na siya po ay maliit. Katunayan, ako po ay meron pong pagmamalasakit sa mga maliliit. Noong araw, nung siya ay presidente pa, na tumuwi po siya sa Pilipinas, abay may bukol po sa noo. Tinanong ko po yung kasamahan na reporter sa nag-cover sa kanya sa Britain. Nag-state visit po siya sa Buckingham Palace. Eh, palasyo po yun. Mga napakaluma na pong istruktura yon at ang mga pinto ay ang tataas. Sabi ko, eh ano nangyari dyan sa noon ni Presidente Gloria? Sabi niya, may bukol kasi ako. Halatang-halata sa television yung bukol. Ang sabi sa akin, naawa nga rin ako, Kawaldi. Bakit? Eh, nauntog siya sa doorknob. Ayan, naawa po ako. Hindi ko po minamaliit yung kanyang pagkaunano. Pero, dadalawa na lamang ang nakikita kong diehard kaibigan ni Sara Duterte sa Kongreso. Nung araw, nung alam po naman ninyong kultura ng mga balimbing na Pilipino, nung araw, walang kasama yan si Duterte, komandidato, ang kanya lamang taglay ay yung kanyang pagiging Dabawenyo at ang kultura ng Dabaw nung araw, mga kaibigan, pinapakitan silang matapang, yung mga mag-snatch ka ng cellphone, papatayin ka agad. Death sentence. Yung para kahit na ano, kakanta ka lamang ng My Way sa mga bijoke at nasintunado ka ng konti, babariling ka. Hindi po ako naniniwala ng ganyan hanggang hindi ako nagpunta ng Dabaw muli. At akin po nabalitaan. Yung isa po namin katulong ay ang kanyang kapatid ay namatay. Ang tinanong ko kung bakit napatay, pinatay daw ng Dabaw Death Squad. Bakit ka ko? Eh nagiinuman sila sa isang karaokehan dyan sa Bangkeruhan, Dabaw. Eh ang kanyang kanta ay parang nadisintunado. Ay naasar yung isang Dabaw Death Squad. Ang tapang eh. Pinuntan siya habang siya ay pababa ng entablado. Binaril karakaraka. Yan ang katapangan ng Dabawenyo. Yung walang kalaban-laban, yung hindi nag-aaka, hindi nakanda, hindi tunay na kalaban, talaga mga mahirap lamang, aapihin ka. Yan ang kultura Duterte at yan ang nauso at umuso sa buong Pilipinas. Ngayon, bago po siya maging Pangulo, hindi po ako naniniwala na dahil sa kanyang pagkamatapang siya nanalo. Nanalo po siya dahil sa kanyang pangako na kanyang susupuin ang
droga, ang problema sa droga sa loob ng 6 na buwan. Kanyang ipapatigil ang kultura ng korupsyon sa loob ng 1 taon. At siya ay mag-jet ski dyan sa Spratly Island para iturok po ang bandera ng Pilipinas. Sabihin lamang niya, amin to, Pilipinas ito. Pinalakpakan po siya ng buong mga, ng buong bansa at siya po'y nanalo. Nung nanalo po siya, nakita ko, yun naman talaga mga 3 problema malalaki ng Pilipinas. Una, corruption. Sa akin tingin yan ang number 1. Pangalawa, droga. Eh, tingin ko, kaya hindi nasupo ni Duterte yung droga sapagkat ang kanyang anak at ang kanyang manugang na asawa ni Sara Duterte ay sangkot sa malakihang transaksyon o trafficking tungkol sa illegal drug, shabu. At para mawala po ang paningin ng mga tangang Pilipino dyan po sa mga tunay na pagkatao nila, pinapapatay nila ng pinapapatay yung mga kung sino-sinong tao, pati totoo naman siguro ng drug lord yung mga napatay sa kulungan, pinapatay ng kanyang girlfriend. Yung kanyang girlfriend na Lieutenant Colonel, mga kaibigan, ang pangalan ay Royina Garma. Girlfriend po ni Duterte yan, sangayon po sa aking kaibigan na si Ramon Tulfo. Alam po ninyo, si Ramon Tulfo at saka si Duterte, masyado pong very close yan. Yung paglaglag ni Ramon Tulfo kay Duterte sa kanilang, sa kabila ng kanilang mahigpit na pagsasamahan ay nagpapakitang inabandona ng karamihan ng tao, nagigising na sa katotohanan, nahihiya na sila sa kanilang nagawang pagsuporta o pagkaibigan kay Duterte. Yan po ay sinimbolo ni Ramon Tulfo. Si Ramon Tulfo, dabawin niyo po yan. Kasama ko po newspaper man yan, meron po kaming pinagsama na mahigpit niyan. At pag siya po'y nakikinig ngayon, at may nagsabi po sa akin na madalas niya raw po minomonitor itong ating programa, abay, siya po nakakaalam kung ano yung pinagsamahan namin, pero life and death yan. Nakita niya kung anong klaseng tao ko, anong klaseng kaibigan, nagkasubukan kami ng gusto, at ako po ay kanyang dinadakila sa ating po mga barkada. Ibang klase yan si Waldi, grabe makisamat. Akala mo, may topak talaga, kahit ang delikado ang lakaran, sumusugod pa rin. Mga kaibigan, yung paghiwalay ni Duterte, ni Ramon Tulfo kay Duterte, ay isa sa mga pinaka-solid kong ebidensya kung bakit meron na po talagang malaking pagkakahiwalay ang Duterte at Marcos. Hindi po natin sinasabing Marcos fanatic itong si Ramon Tulfo, pero sa shifting ng power, eh ganyan na po kultura ng Pilipino, sila ay mapupunta na kay Marcos. Ganun pa man, sa atin pong pasasalamat sa mga sumuporta po sa atin, bayan po ninyo na banggitin ko yung ilan. Napatagal lang tayo sa pagtatanggol doon po sa aking pagtawag na unano si Gloria. Hindi po ako galit sa mga unano. Galit po ako sa pagtatanggol ni Gloria sa kabila ng kanyang pinaka-corrupt na presidency at pagkatao. Kaluluwang Duterte pala yan si Gloria Macapagal Arroyo. Ngayon, binabati ko po yung nagbigay ng komento sa atin at yung tumawag po sa ating kahapon na taga Puerto Princesa, si kasamang matibay na mandirigma sa larangan po ng katarungan at prinsipyo, walang iba kundi dyan po sa Puerto Princesa, si Ginoong Romeo Bacosa. Eh, kumpare ko po yan. Mahigpit po sa mga namin niya. At siyempre, nabanggit ko na rin lang yung mga matibay po nating kapanalig. Ibabanggitin ko na rin po si Rene Torres dyan po sa Zamboanga. Layo, no?
Abay parati po na kikinig sa atin at tumatawag, nagbibigay po ng kanyang pananaw at nagbibigay ng balita sa kaming danawan. At yan po si Kevin T. Guzman ng Bulacan, si Beth Abad ng Tarlac, si General Arturo Lumibaw at Alan Season ng Pangasinan, si Muammar Ibra ng Lanao, si Attorney Bono Adasa ng Cagayan de Oro, si George Cragin ng Mindoro, at siyempre, yung pong ating mga brad sa fraternity sa Alpha Phi Omega International Service Fraternity. Tayo po ay nagbibigay ng saludo sa kanilang suporta. Thank you very much for supporting this crusading program. Eh tayo po talaga, hindi tayo mahiya magsabing crusader po tayo. Mandirigma po tayo para sa katotohanan. Ngayon, ilalahat ko na po sa inyo yung pong aking nalalaman tungkol sa tunay na paglayas o pag-resign ni Amy Marcos sa lineup ng kanyang kapatid sa senatorial lineup ni BBM. Ang unang dahilan ay ang kanilang hidwaan na maghipag ni Lisa Araneta Marcos. In fairness to Lisa Araneta Marcos, abay yan ay abugada po yan. May nagsabi po sa akin na anti-corruption daw yan at dyan sila unang nagkahiwalay ng landas ni Amy Marcos sapagkat merong pinapa-sponsor na isang malaking proyekto sa DPWH. Ang kausap ni Amy Marcos ay si Villar, Mark Villar. Ngunit ang sabi sa kanya ni Mark Villar, i-clear mo muna sa iyong kapatid. E ang nasumpungan po sa kapatid ay si Lisa. At sinabi ni Lisa, masisira ang presidency mo dahil sa ganyang kultura ng Department of Public Works and Highways. At dyan po ay nagkaroon ng matinding tampo itong si Amy Marcos at kanyang kinausap mabuti ang kanyang number one troll, si Maharlika, at pinaatake ng below the belt, sukdulan, tawagin niyang ahas, si Lisa Araneta, na hindi naman ikinatuwa nito. Ngayon, politically, mga kaibigan, a wise move yung pag-alis ni Amy Marcos. Una, sa kanya pong pag-alis, ay masosolidify ang support ng Bisaya sa kanya. Ang Davao votes ni Duterte ay nandiyan pa rin sapagkat kultura na po ng Davaoeño ang karamihan dyan po sa Davao. Yung patayin yung mga mahihirap, suportahan yung mga makakwarta. Yan po ang philosophy ng mga Duterte. At syempre, sa kwarta, marami pong kakampi ang kwarta kaysa sa krusada. Yan po yung napapansin natin, lalo tigil sa mga trolls, mga kaibigan. At yan ay isang malaking kapital sa tingin ni Amy Marcos. Ang Duterte votes, Kibuloy votes, at Iglesia ni Cristo votes. Yang tatlong yan ang kanyang pinanghahawakan. At syempre, kahit na umalis siya sa lineup ni Marcos, ang kanyang pagiging Marcos ay susuportahan pa rin ng mga loyalista at hindi po siya iwalayan. Kaya ang dahilan po niyan ay politika sapagkat ang loyalty ni Amy Marcos sa hidwaan ng Duterte Marcos ay kay Duterte. Reasonably, hindi naman po siya ibabagsak ng mga Ilocano sapagkat ibang lahi po yung mga Ilocano. Iba po ang klaseng loyalty niyan sa isa't isa. Hindi po nila iiwan si Amy Marcos sa ere, sa kanyang kandidatura sapagkat siya ay anak ng dati si Ferdinand Idralin Marcos, kapatid ng ngayon ay Presidente BBM, at siya po ay therefore Ilocana half-breed. Ang kalahati po niyan ay Romualdez. So, lalo po tumibay ang kanyang pagka-kandidato, pagka-senador si Amy, sapagkat
kahit ang Malaysia sa mga Marcos, lalo naman siyang winelcome ng mga Bisaya. Sapagkat lumalabas na sa hidwan ng Duterte Marcos, parang kumampeto si Amy Marcos kay Duterte. E best friend po yan, itong si Bobo na Sara Duterte, na tingin niya ay makukuha niya ang talino ni Amy Marcos, binalkada niya po yan. Inaangkas niya doon sa kanyang Harley Davidson motorcycle at umiikot-ikot po sila sa Davao. Ngayon mga kaibigan, yan po ang ating pong napag-alaman na tunay na dahilan. Ang hidwaan ni Lisa at ni Amy na hanggang ngayon ay lumalim po ang kanilang hidwaan. Si Amy Marcos, ang kanyang dahilan ay politika at ang kanyang tampok ay Lisa. Ang kanyang politika ay lalo po yumayabong pag siya hihiwalay sa mga Marcos sapagkat hindi siya hihiwalayan ng Marcos loyalist, bagamat lalo siyang mamahalin ng mga Double Death Squad voters, mga DDS shit, mga kaibigan. Yan po ang ating pong opinion, yan ang ating pong pamamahayag sa episode na ito. Ako po si Kawali Carbonell, sasabing patuloy ang panghimasok ng China ngayon at ako po ay nagproprotesta sa pamamagitan po ng ating programa China Liars! Iniibig ko ang Pilipinas.